Good day mga ka-all around. At ang video natin ngayon ay dahil may nagtatanong, sobrang pihikan daw nung aso niya at nahihirapan na siyang pakainin ngayon dahil nasanay daw kumain ng table food. Ano daw yung pwedeng solusyon? So ang naisip ko pong solusyon diyan, ibalik sa dog food ng aso, ibalik sa pure dog food. Alam naman po ng karamihan sa inyo na si Bella ay kumakain talaga ng table food. Yung previous video ko makikita niyo po 'yan. Then ngayon, dahil dinadiet ko na siya at bala ko na rin siyang ibalik sa pure dog food dahil pinaprepare ko siya para kung sakali mang magbunti siya, mas kailangan kasi mas fit yung katawan niya at mas mapayat siya. So ngayon po, ipapakita ko sa inyo ang method na gagawin ko step by step. Pero bago tayo magsimula, hindi lang kasi ito about sa aso. Unang-una, ikaw. Oo, ikaw. Kailangan malaman mo yung mga part mo as a owner para magawa tong training na to. Unang-una, hindi mo talaga siya bibigyan ng any form of table food. Pati yung mga kasama niyo sa bahay or kaibigan, sabihan niyo rin na huwag bibigyan. Na halimbawa, ikaw kumakain ka ng french fries, tapos yung aso mo nagpapaawa, tapos talagang nagpapa-cute. Huwag kang maawa kasi dun matatanggal unti-unti yung appetite ng aso sa mga table food. So kailangan ikaw mismo sisimulan mo sa'yo kung paano mag-start tong training na to. So let's go! Hi guys! So feeding routine natin kay Bella ngayon. So makikita nyo, pinapakain ko talaga na siya ng rice and dog food. So halos 50% rice, 50% dog food, tapos may ulam. And guys, so bala ko na ngayon siyang ibalik sa pure dog food. Makikita nyo dito na pinapakain ko talaga siya ng ulam, which is sobrang hirap talaga ibalik sa pure dog food. Ang dog food ni Bella ay top breed at hindi niya masyadong gustong kainin to ng pure. Yung beef pro, mas gusto niyang kainin kasi siguro mas ma-oil yon, mas malasa. Hindi ko rin alam kasi hindi ko pa naman tikman buot tong mga dog food na to. Hindi, joke lang. So ngayon, papakita ko sa inyo yung feeding routine niya na talagang proof na kumakain siya ng ulam. Okay? Bark! Yes? Go! Yan, kita nyo. Sobrang magana kumain pag may ulam. At i-start natin ngayon yung ating bagong training or feeding method para maibalik siya sa pagkain ulit ng pure dog food. Sige, kain, kain. So, ang una nating dapat gawin ay bigyan ng vitamins ng ating mga alaga. Itong ginagamit ni Bella is, alam nyo naman, down, 4 sa blue, at nakalagay dito 5 ml, good for 5 dogs, sa adult dogs. So ito ngayon, 1 ml lang itong ipapainom natin. Ito yung gagamitin nyo, syringe. Yung ibang aso, Bella, no? Yung ibang aso, gusto tong lasa nito. Yung ibang aso naman, ayaw. So pwede nyo naman itong i-force feed kung ayaw ng aso. Tuturuan ko kayo kung papano. At ano nga ba ang benefits nitong vitamins para sa aso? Unang-una, nakapag-provide to ng mga essential nutrients, sisigla siya, lalakasin ang immune system niya, at syempre nakakatulong to para gumana kumain, para kainin niya ang dog food, ang pure dog food na ibibigay natin. So tuwing umaga, pinapatik ko si Bella na to, ganito lang naman to. Ayan, okay, gusto mo ba to? Oh, ayaw niya. Ganito guys, painumin ng aso, oh. Hawakan niyo tong nguso. Shhh! Stay! Ilalagay niyo sa gilid. Pasok niyo sa gilid, then press. Yan. Ganyan lang magpainom pag ayaw inumin ng aso. Susuot niyo lang sa gilid. Okay, goods na. Pinapakain ko siya 2 beses sa loob ng isang araw. Isa sa umaga at isa sa hapon. Ang interval ng pakain ko, every 10 hours. Dati, ang pinapakain ko sa kanya, 2 cup. Pero ngayon, isa lang muna. Tignan natin kung kakainin niya. Sit! Oh, go! Kain, go. Go, kain. Ang ginawa ko para matanggal yung rice and ulam, hinaluan ko ng ganito yung dog food niya, tsaka binabasa ko. Okay, basahin natin. Ito yung bowl na may tubig, babasahin ko lang yung dog food niya. Ayan. Babasahin ko lang, tapos ibabad nyo ng konti. Babad nyo siguro mga 2 minutes or 3 minutes. Pag ganyan na yung texture, okay na yan. Kaso haluan ko lang ng ganito, konti.
para napadami. So, konti lang. Tatanggalin na natin yung rice. Kaya ang mangyayari niyan, papakainin ko siya ng at least 1 week na puro ganito lang yung pagkain niya. Para masanay na siya na mawala na yung appetite niya sa mga table food. Puro ganito lang muna. Down? Down? Stay? So after 1 week na pakain ng ganyan, pwede ko nang tanggalin yung ano yung tong crispy rice. Depende sa inyo, basta maghanap lang kayo ng pwedeng ihalo sa dog food na magugustuhan niyang kainin. Then eventually tatanggalin na rin natin 'yan, pure dog food na lang ipapakain natin. Oh guys, nakita nyo, nagustuhan naman niya yung pagkain. Okay naman kinakain niya. Ayun yung transition na ginawa ko bago ko siya papakainin ng pure dog food sa susunod. So after ilang days, papakita ko sa inyo na kumakain na siya ng pure dog food. Bella, go. Go. Kain. Go. Okay. Ayaw niya nang galawin yung pagkain niya. Ayaw niya nang ubusin. So after 10 to 20 minutes, pag ayaw niya nang galawin, kukunin ko na to. Ayaw mo na kainin, kain. Konti lang yung kinain niya. Mamaya ako na ulit siyang gabi papakainin. Dapat malagay sa isip niya na kapag hindi niya inubos yung pagkain niya ngayong umaga, mamayang gabi na ulit siya makakakain. Kaya dapat ubusin niya. Bantay. Bantay. Ito kasing dog food guys, kapag hindi to nakain, mapapanis to eh. Kaya bibigay ko na lang kay Bantay. Bantay oh! Come! Oh, sa'yo na yan. Ayaw kayo ni Bella. Ipapakita ko sa inyo ulit yung update ng feeding method natin kay Bella. Sit! So, importante dito, meron kayong supply ng tubig na 24 hours. Kaya kahit magutom siya, okay lang. So, this past few days, talagang nagugutom siya. Tinitiis niya yung gutom niya. Hindi niya inuubos yung dog food niya sa umaga. Nasanay na siya, ganito lang yung pagkain niya. So, tignan natin kung maubos niya na ngayon ha. Hopefully, bukas, mapakain ko na siya ng pure dog food. Go! Oy. Nice. Inubos niya. Good girl. Oh, tanggalin ko na 'to. Good girl, Bella. So guys, nakita nyo, inuubos niya na 'yung dog food with crispy rice. So next time nito, pwede ko na siyang pakainin ng pure dog food. Itatry natin next time. Okay, maganda 'yung progress. Ayos, ayos. Final moment. Si Bella ay papakainin ko na ng pure dog food. Papakita ko sa inyo yung buong clips. Hopefully, maubos niya. Dito ka muna. Ayan. Pure dog food. Meron lang tong water. Okay. Go. Hindi niya halos ginalaw oh. Sige. Bahala ka kung ayaw mo kumain. Yan guys oh, konting-konti lang yung binawas niya. Sa'yo na to. Nakita nyo, hindi niya ginalaw yung pure dog food. Kung gusto kong kainin niya yon, lalagyan ko ng ulam yon. Pero hindi ko gagawin kasi mas lalo lang siyang may spoiled. Ang dapat na ilagay ko sa mindset ng aso na kapag hindi niya kinain yung pagkain niya sa tanghali, mamayang gabi na ulit siya makakakain. So ito yung napakahirap na part, yung maawa ka sa aso mo kasi umiiyak, nagugutom. Pero kailangan natin itong lampasan. Pangalawang try ko pa lang naman to. So hopefully next time kumain na siya ng pure dog food. Hindi ko rin kasi pwedeng iwan yung dog food dun sa loob ng cage ni Bella. Kasi unang-una, wet food yung ginawa ko sa dog food. Mapapanis yun. Pag nagutom siya at kinain niya, magtatay siya. Isa pa, kapag nagstay yun dun, so isipin ng aso na andito lang naman yung dog food. Kaya kahit na hindi ko galawin yan. Hanggang sa maumay na lang siya at hindi siya lalo kumain ng dog food. So guys, feeding routine tayo ngayon kay Bella. So ayan yung pagkain niya. Pure dog food. Papakita ko sa inyo ngayon na she is back. She is back. So ipapakita ko sa inyo kung paano niyo ubusin ngayon itong pure dog food. Makikita niyo babalik na yung appetite niya ngayon sa pure dog food.
Okay, go. Uy. Boss. Good girl. Oh guys, kita nyo, ubos na. Ubos na ubos ang dog food. Good girl, Bella. Good girl. Ayos. So guys, dahil naibalik ko na siya ngayon sa pure dog food, ngayon pwede ko nang sundan ngayon yung serving suggestion ng dog food na ginagamit ko, which is top breed puppy. Ito. So kung makikita nyo, dito, andito yung puppy weight. Si Bella is nasa mga 20 to 25 na siya. Tapos, 8 to 12 months dito. Shhh! Sandali. 8 to 12 months nandito. So, sa isang araw, kailangan niya makakonsume ng 4 cups up to 4 and 3 fourths. Dahil twice a day ko siyang pinapakain, sa umaga, 2 cups. Sa gabi, 2 cups din. So, ganun na yung magiging diet niya ngayon. And in the future, pwede ko rin dagdagan to ng raw egg, carrots, para makakuha lang siya ng ibang nutrients. Pero ang pinaka-base ng pagkain na ngayon ni Bella ay babalik tayo sa pure dog food. So, yun lang. Ingat kayo lagi, mga ka-all around. At bago yan, shout out muna tayo. Shout out kay Aye Tambalake from Lombron, from Romblon. Carl Matthew Fulgado from Tanay Rizal, Leonila Naparota, Marco Clemente, Karen Ong, yan, hello sa'yo, at kay Boy Tangkad Apolstris, kababayan ko yan, nag-YouTube din siya, siya yung gumawa ng seat ng aking motor, at kay Joy Joy Tan. So hanggang dito na lang mga call around, see you on my next vlog, bye-bye, ingat lagi, Popsticks out!